Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie. Welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 3. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng mga positive energies na mapipick up ninyo sa reading na ito. Maaari ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Cancer. Observation. Ayan. Expand your consciousness by observing the divine matrix of life. Ayan. So, nag-ano lang kayo ngayon. Nasa observation stage lang kayo. You are not ready to take action. No? You are not ready to do anything drastic dito. Nasa observation stage pa lang kayo ngayon. Cancer. Nakikiramdam. Nagmamatsyag. Yung mga ganon. So what else? We have advancement. Ayan. A strong energy is propelling you forward. Follow the steerings of your heart. Ayan. So, merong ano dito? Merong strong energy na nagpupul sa inyo talaga dito para gawin ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin. No? Tulad siguro ng pag-observe ninyo ngayon, you are being called to just do nothing but observe. Diba? Dahil maaring dyan manggagaling, no, ang gabay ninyo, dyan manggagaling ang ideas ninyo, no, on how you're going to follow the guidance ng Panginoon, diba, sa inyo. Tingnan natin kung ano pa ang ganap for Cancer. We have 10 of materials, beautiful energy, you know. This is about family, no? This is about family legacy. This is about family na nag-uusap, masaya, contented. You know, kung ano man yung ano ninyo, yung plano ninyo for the family, it feels like to me that yan ang maaring pag-uusapan ninyo sa ngayon. It might involve kaperahan, no? Maaring pag-uusapan dito ang negosyo, no? Family money, inheritance, maaaring ganon. Maaari din na pinagpaplanuhan ninyo dito ang financial security and stability ninyo, financial future ng pamilya. So, maaaring ganon. Kaya, maraming usapin dito about kaperahan or mga opportunities related sa kaperahan, no, na para sa pamilya, no, para sa pagpo-provide sa pangangailangan ng pamilya. What else for Cancer? We have page of materials. Speaking of opportunities din dito, no, may mga opportunities dito na parating sa inyo, no, and you might receive information, you might receive calls, email, text messages, no, na related dyan sa mga financial opportunities na yan, no? So, maaaring yung mga opportunities na to is related to a new business offer, business opportunity. Maaring may mga job offer dito na parating sa inyo. Maybe you are getting the invitation dito na mag-apply ka sa ganito, or maybe meron sa iyong mag-aaya na apply tayo sa ganon, or maybe may mga sulat kayong ma-receive dito, or calls or emails na nagsasabing you are being invited for an interview. So yung mga ganon ba along those lines, no, ang maaaring matanggap ni Cancer dito. What else? We have the Lovers. Ayan. So, business partnership din ang napipick up ko dito for some of you, Cancer. So, maaaring merong business partnership na offer dito sa inyo, no? Maaari din na this is love connection developing dito, no? Maaaring may bagong love relationship na papasukin ang iba sa inyo dito, Cancer. Or maaaring ang pag-uusapan ninyo dito is leveling up of your commitment if you are already on an established relationship dito, no? Yung love and romantic relationship. So, maaaring ano talaga to?
leveling up, no? Maring mag-aasawa na, magpapakasal na, may magpo-propose na, or entering a new relationship, maari din ganun sa iba, no? And also, ano, may and dito, merong decision making na maaring hinaharap kayo, Cancer, related sa inyong relationships, no? Ang decision making na to not necessarily na related sa relationship ninyo sa love and romance, but also maybe sa relationship ninyo with your other family members, ibang kapamilya, or mga issues surrounding them, or maybe issues surrounding your friendship or business partners. Maaring ganon ang ganap dito, Cancer. But you are divinely guided, you know? Sa mga decision making na to na hinakaharap ninyo, may nakikita ko ditong angelic assistance, no? Merong gabay dito, merong gabay. So make sure that you call in and ask your guardian angel to help you talaga dito sa inyong, ano, decision making na gagawin ninyo dito, because I'm seeing their presence dito sa buhay ninyo. So Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie. Welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 3. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs. Dahil baka nandun ang mga mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. At maaari din ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. So Scorpio, we have love. Wow. Live your truth and share the love that is in your soul. Ayan. So you must be overflowing with love ngayon, no? And you are ready to share, no, that love with other people. We have patience. Be patient and allow destiny to unfold at its own pace. Ayan, beautiful. Beautiful. May surrendering energy din dito, no? May element of surrender dito sa patience card na to, no? Be patient. Practice more patience ngayon, Scorpio, at i-surrender nyo na yan. Kung ano man yung, ano, yung gusto ninyong mangyari, no? Sa buhay ninyo, maaaring you've tried everything na, but maybe it's not working out. Maaaring ganun ang sitwasyon. Kaya ngayon, you know, nire-remind ka na, na kailangan mo na maging patient pa. Practice more patience, and at the same time, you know, allow destiny and allow the divine universe to unfold things, no, according to the divine plan. Dahil ganun naman talaga, everything happens in divine order and timing, di ba? Kaya kung hindi talaga ukol, hindi bubukol kahit anong gawin natin, di ba? Kaya maaring ang iba sa inyo, ganun ang sitwasyon, no? Naginawa na ninyo ang lahat, pero wala pa rin. It's because it's not meant to happen yet, di ba? Maybe it's not the right time, di ba? Maaring ganun. So, you just need to be patient mo. Patient pa. So, we have temperance. Speaking of patience, di ba? This is also about patience, no? More patience talaga, Scorpio. Hindi dito sinasabi, no, na kung ano man ang gusto ninyong mangyari ay that is not for you or hindi na mangyayari. Ang sinasabi dito na be more patient. So, ibig sabihin dito, maaaring kung ano ang gusto ninyong mangyari, yun pa rin talaga ang mangyayari, pero it's just the timing is off pa sa yon. Maaring the divine universe is still working on it, no? Maaring ang divine universe ay naghahanda pa ng mga tao, ng mga events, no, na kailangan dito sa pag-unfold ng kung ano man ang gusto ninyong mangyari. Kaya
hindi pa siya tama sa panahon. No? Not necessarily na hindi nangyayari yung gusto ninyong mangyari sa ngayon, eh, hindi na yun para sa inyo. Hindi naman ganon sa lahat, di ba? Maaaring hindi pa yan ready. No? That's why you just need to be more patient. Okay? So what else is Scorpio? The world energy, napakaganda, no? This is a time for success. This is a time for achievement, for accomplishment. This is a time for celebration, di ba? Happy ano lang, happy thoughts lang, happy experiences lang ang ganap dito sa the world energy. There are things that are coming to fruition. There are things that are coming to an end because it has come na to its full cycle na. Yung mga ganon, natapos na, no? Natapos nyo na successfully. Kaya gagraduate ka na, kumbaga, sa kung ano man yan, proyekto man yan, pag-aaral. Yung mga ganon, natapos mo na. Kaya, merong magbubukas na bagong pinto dito sa'yo, no? Maaring that is, kung ano man ang mga pangyayaring parating sa inyo dito, maybe, no? Maaring yun ang para sa inyo. At maaring hindi yung kung anong hinihintay ninyo sa ngayon mismo, di ba? Maaring something is going to happen muna dito. Maaring merong ibang opportunity and ibang experience na kailangan ninyong ma-experience muna sa ngayon before na mangyari kung ano man ang gusto ninyong mangyari. Before na mag-unfold ang kung ano man ang hinihintay ninyo. So that could be possible as well, Scorpio, di ba? Kaya, ang nakikita ko dito, there are going to be a lot of new things coming in sa buhay ninyo. May mga bagong pangyayari dito, new chapter in your life that you're going to embrace sa ngayon. So maybe this is what is meant for you right now, di ba? At hindi pa muna kung ano man yung gusto mong mangyari, no? So, there is also travel for some of you, Scorpio. Travel, maybe related yan sa trabaho, pag-aaral, no? It could be, ano ninyo yan, bagong career ninyo. Maybe related to travel, yung ganun. We also have the moon energy. Ayan. So, maaaring may mga decision making na kailangan kayong gawin sa ngayon, Scorpio, no? And now is not the time to make that decision, no? Mag-ano ka muna, be patient a little more, no? Bigyan mo muna ng pagkakataon ng inyong sarili na papakinggan ninyo kung ano ang divine guidance sa inyo. Kung ano yung gabay sa inyo ng Panginoon. Because you are being led here to the path where you need to be. But huwag kayong mag-rush. Huwag kayong magmadali. No? Kaya nga may mga patience card kayo dito. Dahil kailangan ninyo muna siguro na magplano dito. Kailangan nyo muna na pag-aralan ito. Kung ano man itong mga bagong opportunity na dadating sa inyo. Kaya pay attention to your intuition. Pay attention to your dreams as well. Kasi sa mga ganong pamamaraan, pumapasok ang mga gabay sa atin, ang divine universe and the rest of our spirit team. Okay? So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 3. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panuuri ninyo ang inyong Moon Rising and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Light. It is time to reveal your radiant light to the world. Ayan, Pisces. Share nyo na yan, yung inyong liwanag, no? Be an inspiration to others. Be the beacon for others, no? Use your light to guide other people to find their own light as well, no? Panahon na, no? To step into that, ano, into that mission sa buhay ninyo, Pisces.
creation. Being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. Ayan. So, creativity is going to be highlighted sa around this time, Pisces. Maaring there are opportunities around you na magbibigay ng pagkakataon sa iyo na mag-create ka ng something beautiful sa buhay ninyo, gamit ninyo ang inyong creative prowess, no, Pisces? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have the sun. Wow! Gorgeous energy, Pisces. Ito na yung, ito yung pinaka-uplifting, pinaka-optimistic, pinaka-masayang card sa tarot deck, no? Babalutin kayo dito ng liwanag, no? Babalutin talaga kayo ng liwanag ng sun dito. Walang kahit katiting na space sa buhay ninyo ang hindi aabutin ng liwanag ng sun. Kaya naman, lahat ng madidilim na parte ng buhay ninyo, may chance na magkaroon na yan ng pagbabago. Dahil mababalot na yan ng liwanag, mawawala na ang mga problema, may opportunity na mabago ang inyong sitwasyon dito into a better situation. Positive change sa buhay ninyo, Pisces, is very imminent ngayon. Napaka-posible na mangyari yan na pagbabago sa buhay ninyo. This is newness, no? Na maaring mangyari sa buhay ninyo. You're just going to be feeling happy, joyful, you know? Prosperous, abundant, no, successful, napakaganda, Pisces, no? Napakaganda. So magiging masaya kayo, magiging malakas din ang inyong katawan. Kung mayroong mga pinagdadaan ng physical ailments ang iba sa inyo, Pisces, around this time maaaring makaramdam kayo na your strength, no, your physical strength is coming back, no, maaring ganun din ang ganap. But definitely in other areas of life, Pisces, this is gorgeous because malalampasan nyo na, no, yung mga problema, the challenges, difficult times na maaring pinagdadaanan ng iba sa inyo ngayon will be behind you na, no, Pisces. What else? We have 10 of inspiration. Ayan, 10 represents endings and beginnings, no? And this is new beginning energy. This is also has new beginning energy. Kaya magliliwanag talaga ang buhay ninyo dito, Pisces. Dito sa 10 of inspiration, there are burdens, no? May mga burden kayo dito na dinadala. May mga difficult situation kayo na pinagdadaanan dito. And now, ready na kayong ibaba yan, no? Ready na kayong i-give up na yan kung ano man yung nagpapabigat sa inyong dibdib, sa inyong kalooban, sa inyong balikat, you know, whatever the situation may be, no, handa na kayong ibaba na ang nagpapabigat sa buhay ninyo dito. Maaring trabaho yan, maaring overbearing boss yan, maaring din ang mga emotional burden na yan. Ready na kayo, natanggalin na ang lahat ng yan sa buhay ninyo, or maaring magtatry kayo na ayusin para mas mag-improve ang inyong sitwasyon. Basta you are walking towards the light dito, you are walking towards something, creating something na makakabuti sa buhay ninyo, Pisces. So, what else? Ace of Inspiration. Ayan. See? What a gorgeous energy, diba? Ace of Inspiration is also new beginning energy because this is an ace. This is number one, diba? So, very consistent ang cards ninyo, Pisces, na talagang very imminent ang pagbabago, bagong simula, fresh start, no, sa buhay ninyo in different areas or maaring in some areas of life. So, talagang creativity, no, is going to be the highlight, no, ng karamihan sa inyo dito, Pisces. Maaring you are such a creative person, maybe talagang oozing with creative ideas kayo dito. And yan ang gagamitin ninyo dito sa pagtahak ninyo ng bagong daan, no? Dito sa mga pagsisimula,
ninyo sa ngayon. Depende sa inyong sitwasyon, depende sa area ng buhay ninyo na merong pagbabago dito, but definitely, you know, new beginning energy. Talagang very consistent sa inyo. Kaya, talagang merong pagbabago dito na mangyayari sa inyo. Meron kayong fresh start dito na sisimulan talaga sa kahit anumang parte ng buhay ninyo. So, good luck. And Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.